Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo, mga daddy ko, mommy ko, tropa ko, and welcome sa akin channel ang Daddy Cool World Channel. So, yun, panibagong araw. Panibagong araw, panibagong wala, kwenta-kwentang vlog na naman. No? So, yun, welcome ko ulit kayo sa isang portion ng Daddy Cool na tinatawag kong cool ka lang, compare mo lang. So, yon, dito sa portion na to ay magko-compare lang tayo ng kung ano yung bagay sa mundo, no, na nag-exist. And since wala pa tayong budget, ang i-compare natin ngayon is ang ultimate na magkalaban since then, no, yung simula ng mga bata pa tayo, no, magkalaban natin ng dalawang to, no. So, yon, so nakikita nyo, hawak-hawak na ni Kolokoy ang ating ipagko-compare. No? So, yan. Ang pagko-compare natin ay ang Milo at ang Ovaltine. Yan. No? So, yon, hawak-hawak niya na ang ating ipagko-compare. No? So, yon, may mga kasama tayo. No? So, tara. Pakilala muna natin. Hi! I'm Tropical G. I'm the videographer and editor of Daddy Cool World. No, so yon. Tingin ko ito yung magiging pinakamalungkot na kumperan, no, so far, kasi hindi ako mabubusog nito eh. Inumin lang to eh, no. Wala ba tayong budget? Yung ba yan, ba't pa natin ginagawa to? Wala naman palang budget, no. So Milo o Belting, pagkukumpera mo, no. So ewan ko sa inyo. But yun nga, for the sake of vlogging nga daw, eh magkukumpera na lang tayo. So napakalungkot mo ng magiging kumpera na to. So, but yun na nga, wala akong choice. I'm part of this, no. So I'm part of this vlog, and walang kakwenta walang kakwenta-kwenta to, no. So yun. Hi, I'm Tropical Gina, and nagbabalik po ang ganda ko, no. Yon, panibagong araw na naman ng kumperan, and since wala nga kaming budget, as usual, and as always, no, wala kaming budget, no. So ngayon, ang kukumpere na lang namin is Milo and Ovaltine, no. So hindi na ako nagpakilala ng proper dahil, ay nako, kilala niya naman ng beauty ko, no, and ako lang naman ng babae dito. So yon, kilala niya naman ako, Tropical Gina, being content researcher of Daddy Cool World, no. So bilisan na lang natin ang pag-shoot nito nung walang kakwenta-kwenta. Kumpara nito, but hindi ko naman siya masasabi na talagang walang kwenta, kasi bata pa naman talaga ako, magkalaban na talaga itong dalawang to. But yun nga, hindi talaga, until now, hindi talaga ako nakapilit ng sino sa dalawang, sa kanilang dalawa, no. But kasi doon sa bahay, kung sino lang available, iniinom ko naman siya. And baras naman talaga silang masarap, no. And hindi ko nga alam kung bakit tumagal sila ng ganito, no. But yun nga, ipagko-compare natin. Dito na siguro matatapos yung ano ko, yung afterthoughts ko. Afterthoughts? Yung afterthoughts ko, kung sino ba talaga ang mas masarap. Si Milo nga ba? O si Ovaltine? Tara! And yun na nga, no. So yun, ang ano nating art ko, alam to. So yun, no. So ang una nating pagkukumparahin dito sa Milo versus Ovaltine na to is yung packaging. Yan, i-compare natin yung packaging. So titingnan natin siguro, ayaw kasi paano ni Kuloko yung ano. So meron naman tayo dito text. So yan, ay balik yan, no. So pagkukumparahin natin, siguro for me, mas kaya-ayan tingnan yung ano, yung Ovaltine, no. Yung Ovaltine yung pipiliin ko kumpara sa packaging, kasi parang medyo nag-level up yung itsura ng Ovaltine eh, no. So yung packaging ng Ovaltine, so mas nakakaya-ayan siyang tingnan kumpara sa Milo. Although nandito si Solenyusa, pero hindi mo naman siya maiinom dito, no. So for me, ang pipiliin kong packaging is si Ovaltine. Yun.
Siguro for me, ang pipiliin kong packaging is ano, is etong Milo. Milo yung pipiliin ko kasi bukod sa nandito si Solanyusak na napaka-sexy niya, eh more energy and releasing nutrients po itong Milo. No, so nakilalaman sa packaging. No, so yun, talagang mas ano sa akin yung Milo. No, so but kasi ito, mas madalas kong makita yung Milo sa mga supermarket kaysa sa oven din eh. No, and mas naaakit ako sa packaging ng Milo kaysa sa oven din. No? So, yun, para sa akin, ano, Milo. Milo yung pipiliin ko. Yun dyan. For me, for the packaging, siguro ang pipiliin ko yung Ovaltine. No, yung Ovaltine yung pipiliin ko kasi sa Milo, susulan nyo sap lang naman yung ano, yung panghatak nila, eh hindi naman puro matatanda yung iinom ng Milo, no? Naman puro matatanda ang iinom nito, no? So, yun. Ang Ovaltine nga yung pipiliin ko kasi mas ano siya, parang mas nakakainganyo siyang inumin. Diba? Yung red, since I'm wearing red siguro. No, but ano nga, yun, mas nakakaingan yung inumin si Ovaltine kung based sa packaging. Yun yun. And yun na nga, no? So, nahusgahan na po natin ang packaging ng Milo at Ovaltine. So, ngayon, ipag-compare naman natin yung ano, yung appearance. No, yung appearance or yung texture ng Milo at Ovaltine. No, so, yun. Lagyan muna natin yung Milo tsaka Ovaltine sila lang yan. So, ayun po, no? So, yan. Nandito na po yung ano, yung Milo. Ito po yung Milo. Ito po yung Ovaltine. Yan. No, so, yun na nga, no? So, siguro, kung sa texture, ay sa appearance, ang pipiliin ko is yung sa ano, sa Milo. Yan. Milo. Kasi kung makikita nyo, ayan, no? Ito yung Milo, ito yung Ovaltine. No? So, kung ano man, mas marami yung Milo kaysa sa Ovaltine. So, mas marami ka maiinom sa kanila. And, tsaka, para makikita mo talaga na mas creamy pag tinimpla yung ano, yung Milo, ito tinamay sa ano, oh, sa Ovaltine, parang puro asukal lang. So, for me, para sa appearance, siguro mas pipiliin ko yung ano, yung Milo. And yun. Kung pagkukumparahin sa appearance, ano ba? Siguro mas pipiliin ko si ano, si Milo. No? Si Milo. Kasi, mas ano siya eh. Parang mas ano siya. Hindi tulad, ano ba tawag doon? Mas multi. Multi ba tawag doon? No? So, yan. May kita mo talaga na mas ano siya. Ayan eh. Parang mas Milo talaga siya. Hindi tulad sa Ovaltine na makikita mo ang daming asukal. Bubuo pa yung ibang asukal, no? Which is hindi naman yung dapat yun natin. Lalo na ng mga bata, no? So, for me siguro mas pipiliin ko yung ano, yung Milo kasi mas marami siyang malt kaysa sa ano, sa asukal. Tulad mo, tinamo yung ano, yung Ovaltine, halos puti na yung Ovaltine. So, yun, for me, Milo. For the appearance. And yun. For the appearance, siguro for me, ano ba? Siguro, teka lang, check natin. Okay, yan. Wow. No, so, yun for the appearance, siguro for me, mas pipiliin ko yung ano, yung Milo. Yung Milo yung pipiliin ko kasi, as you can see, tignan mo, mas marami siya kaysa sa Ovaltine na nakakarampot lang, no? And kasi yung ano, yung Ovaltine, ang dami niyang asukal. Hindi ko alam kung bagong formula ito ng ano, pero ang daming asukal, mas ang dami mong makita sa skin, parang puro asukal siya eh. Yung malt na, kumbaga parang sa isang 1 liter ng Ovaltine, eh merong 1/4 liter na ano,
na asukal, no? So, eh, kitang-kita mo talaga yung asukal, no? So, siguro talaga mas pipiliin ko yung ano, yung Milo compare sa ano, sa Ovaltine kapag pinag-usapan yung appearance, no? So, yun, mine for me. And John, no? So, yun na nakilatis na po or nahusgahan na ang appearance or texture ng Milo at Ovaltine, no? So, it's time for the Tiki Man, no? So, yun, titimplahin na po natin yung Milo at saka yung Ovaltine, no? So, ito yung Milo, ito yung Ovaltine, no? So, yun, pagkukumparahin na natin sila. So, tikman muna natin yung Milo. So, yun, compare sa lasa, siguro mas ano, mas pipiliin ko si ano, si Ovaltine, no? So, yun, medyo gusto ko nga yung ano yun, gusto ko yung matamis, no? As you can see nga kanina sa texture, eh, talagang ang dami niyang asukal, no? So, but yun, para sa akin, for me, mas pipiliin ko yung ano, yung Ovaltine, kasi mas malasya siya compare sa Milo. Ito parang mas dinamihan nila yung malt, eh, no? So dati kasi matamis din yung Milo, pero for now mas ano, mas siguro mas prepared ko yung ano, yung Ovaltine. And yun, and yun, Tiki Man na nga, no? So hindi talaga ako mag-enjoy dito, pero for the sake of vlog. So tara, tikman na natin. So una kong titikman yung ano, yung Ovaltine muna. So yun, siguro for me, for the taste, siguro mas pipiliin ko yung ano, yung Milo. Yung Milo yung pipiliin ko kasi ano, eh, mas yun nga, sabi ko yun sa ano, mas malty siya, unlike dito sa ano, sa Ovaltine na puro asukal, no? Siguro sa Ovaltine ano ko lang, no? Pero hindi po to ano, truth, ano lang to. So medyo marami kasing asukal yung formulation ngayon, which is hindi masyadong maganda, lalo na kapag mga bata yung iinom. Kasi yun nga, mga bata, eh, yung palaging matamis ang iinomin yan araw-araw, eh baka magkaroon ng diabetes, no? So medyo bawas-bawasan natin yung asukal. So for me, yun nga, pipiliin ko Milo kasi less sugar siya and more malty, kaya siguro sinabi nilang more energy, no? So yun, for me, Milo ang pipiliin ko. And yun. And yun, no? So itatry na natin tikman ang Milo at Ovaltine, no? So yun, una kong titikman is yun sa Milo. Tamis? So yun, for me, siguro for the taste, ang mas pipiliin ko siguro sa taste yung ano, yung Milo. Milo yung pipiliin ko kasi yung Ovaltine kasi masyado siyang ano, masyado siyang matamis, no? Which is ano, hindi siya, ewan ko, siguro sa mga ano na mahilig sa matamis, pwede siya. But kasi nga, yun nga, pag sobrang tamis, pag more sugar, diba, nakakataba siya. Tapos ano, prone to diabetes. So yun, unlike sa Milo, hindi siya ganun katamis. Kaya mas nalalasahan mo yung malt niya talaga, no? So yun, siguro for me, mas pipiliin ko yung ano, yung lasa ng Milo compared sa Ovaltine. And John, no? So yun, husgahan na po ang packaging, busog, appearance at lasa ng Milo at Ovaltine, and based doon po sa based po sa paghusga ng ating mga kasama, at kasama na rin po ako, no? So
Pangnanalo po is Milo. Yan, so si Milo po yung pinaka ng ibabaw, no? So yon, mas napili natin si Milo compare sa Ovaltine, no? But kasi yun nga, depende naman din yan sa panglasa nyo. Meron nagugustuhan yung lasa ni Ovaltine, but for now ang nagwagi is si Milo, no? So yan, based yan sa pagja-judge ng ating mga huwagong kasama. So sa Milo po, no, Milo nutrition app for adults, no, so siguro mas ano, mas maganda kung i-aan niyo po ako, i-sponsor niyo po ako, gagawin ko po kayo ng mga commercial. Yan, magaling po ako mag-endorse, no, so i-endorse ko po ang Milo, no. So pag po napili niyo po akong i-sponsor, eh palagi po kayong lalabas sa mga vlog ko. Siguro mga 3 times a week lalabas po ang Milo, or lagi po kayong hawak ni ano, ni Colocoy para i-endorse, no. So yun, thanks for watching sa walang kakwenta-kwenta nating kumperan for today, and I hope na umabot kayo hanggang dito. Kung nakapili na kayo kung Milo ba o Ovaltine ang gusto nyo, no. So yun, thanks for watching for yun, for today's video, and don't forget to like, share, comment, subscribe, and click nyo na rin yung bell button para updated kayo sa ating daily vlogs and sa mga susunod pa na Daddy Cool Cool Ka Lang Compare Mo Lang. And yun, shout out nga pala kay Titi Man C Passion, no. So nagpapa shout out po siya, no. So yung nakaraang video nilagay ko siya sa title, hindi ko na naman siya na shout out, no. So yun for today, sana umabot ka ngayon sa hanggang dulo, no, para maano mo na, shout out kita yan, no. So yun, Titi Emancipation, salamat sa tuloy-tuloy mong pag-ano sa akin, pag-subaybay sa Daddy Cool Cool Ka Lang Compare Mo Lang, although sa mismong Daddy Cool World, no, although bago pa lang ako, and yun, nakita ko na araw-araw po talaga kasi itong nagaano sa akin. So pag dumating yung panahon na yun nga, malayo na yung narating ng Daddy Cool, and I believe, kiniklaim ko na malayo marating ang Daddy Cool World, no. So hindi ko makakalimutan tong taon to, no, nasa despite ng hindi pagsuporta or hindi pagpansin sa akin ng no, eh nandiyan siya, no. So nagsisimula pa lang ako, nandiyan na siya, at every time na nagvo-vlog ako, since nung nakita niyo yung vlog ko, parang every vlog ko nagko-comment na siya, eh. So napaka overwhelming, no. So isa pa lang po ito, isa pa lang po ito, si Titi Emancipation, no. So paano pa kaya kapag 1,000 subscribers na, 2,000 na, at million na yung nagaano sa akin, nagko-comment, nagsusubscribe, sumusubaybay, no. Napakasarap sa pakiramdam, no. So Titi Emancipation, maraming salamat sa pagsuporta, no. Sina-shoutout kita, no. Ikaw pa lang ang fan ko, and salamat ng marami. So yun, thanks for watching, at nag-alisa na po si Gina tsaka si Tropa Cool G. Wala daw kakwenta-kwenta yung compare ngayon, so mukhang ako na magko-close na ito, no. So at si ano, si Coloco, since wala naman isang choice kundi sumama sa akin, sumama sa akin sa vlog na to, no. So yun, see you when I see you, and bye-bye. Limba.